If mama, this one. Mama's here. So, hi guys. It's another week. It's Monday today. And wala na si Bana. Actually, I'm crying. Kasi, namatay si Nairobi. Ay, nako. Sino yung mga nanonood ng Money Heist? Grabe. I've been watching it since, I think, few days ago. And then, ayun na, dire-diretso na siya. It's season 4, guys, ha? And then, di naman siya gaano maraming episodes, mga 8 or 9 episodes lang. So, kahapon, kaming dalawa ni Bana yung nanuol. And then, hindi ko natapos yung dulo kasi si Sophia umiiyak na and then gusto na niyang matulog. So, ang nangyari is, pinost na ni Bana na nood, nakapanood na si Bana. Actually, hindi siya nanonood dun sa ano lang siya nanood, guys. Yung sa mga last part ng season 3 tapos buo ng season 4. And then, kahapon na, hindi na siya bumalik sa taas. So, nagstay na siya sa akin dito kahapon. Eh, umuulan din. So, hindi kami nakalabas. And ngayon, tinapos ko siya. Talagang nakaka-hook up siya. Nung una, medyo hindi pa masyado yung sa umpisa ng heist. But nung, kung talagang manunood ka, ayun, mahuhook in ka. So ngayon, di ba, namatay na si Nairobi and then nasave na nila si Lisbon. So panay yung iyak ko kahapon. Sabi mo, ba't ka umiiyak dyan? So natutuwa ako sa Money Heist. So, and ano, nakakalungkot kasi season 5 is 2021 pa. So next year pa daw yung isang season na mag, lalabas. So, excited siya kasi si Nairobi is isa din siya sa characters nung Locked Up na Spanish din. Siya at saka si Alicia Sierra is andun din si Solima at saka si Sarah. Sila yung best friends doon. At saka dito, andito din sila. So, merong mga familiar faces na nakakita ko. So, super ganda niya. Sakit ng, ay nako, ang sakit ng dibdib ko. So, mga 6 o'clock bumaba na ako, guys, para tapusin to. So, mga 2 minutes na lang. And decided kong mag-record at saka i-share sa inyo kung naghahanap kayo ng Netflix na series na gusto nyo mapanood dahil nga nasa bahay lang tayo. So, tapusin ko na lang to. Baka gumising na din si Sophia. Kung nanonood kayo ng Money Heist, please comment down below.
Hi guys, good morning. It's Tuesday. And nandito kami sa taas ni Sofia. Medyo naglinis lang ako ng konti dito sa kwarto niya. Yung mga things dito, kinuha ko na, handa na yung maliit na electric fan. Need ko pa siyang linisin. Kasi screw kasi siya guys eh. Hindi siya yung open na ganito. May dalawang screw. So kailangan ko ng screwdriver. And then yung diapers. And then yung heater hindi na yung ginagamit. So andito lang yung mga tulugan namin. And then iniba ko na naman yung position. Wait baby. Medyo ano pa si Sofia. Medyo naglalambing kasi tinime out ko siya guys. Kasi panay iyak-iyak. So tinime out ko siya. So dito lang kami. So yung iyak niya ngayon is drama iyak yan. Halatang halata na drama iyak. Tapos, naglinis ako ng garbage dyan sa supot. And then yung diapers niya, itatapon din namin. Sinasay, hi guys! So, hindi pa ako tapos dito. Paano ka ba naman maglilinis tapos magbabantay ng bata? So, gusto kong linisin yung aking cabinet sana. And then, yung aking vanity dyan na hindi na nagalaw. Yung bags dyan na dapat ko pang i-review. Tsaka dyan, unboxing. Meron pa ako dyan i-unboxing. And then, yung dito na hindi pa natapos-tapos. And then, yung goodie box natin. Ayan. So, I think bababa kami kasi malapit na yung ano. Malapit na yung training ko. What is that for? Huh? What is that for? Tsaka alis kami guys. Kukuha kami ng ano. Medicine ko dun sa pharmacy mamaya. So maglalakad kami after ng training ko. So bababa muna kami. Guys, yung mga malalaking dresses at tsaka mga blouses na hindi ko na gagamitin. And dito din, yung isa, mga gamit ni Sofia, ginagather ko sila para isahan lang ang pag, tawag nito, ang pagtapon. Hindi naman tapon. Gamit ni Sofia, tsaka ito yung mga, sa akin yung mga big sizes na, kasi medyo lumiit ako. So, bala ko siyang isantabi. Eto, naalala nyo, yung ginamit ko to sa ano, dun sa Christmas party na may mga Netherlands vloggers. First time. Eto yung ginamit ko. Tsaka eto din yung nag-work ako. And then, meron din ako eto, H&M Mama. Ayan. Puro lay siya, guys. Isang beses ko lang siya nagamit. What's wrong? And then, eto din yung nag-blessing yung bahay ni Sis Apple. Tsaka, eto yung bumisita din ako. Para isang beses ko lang to sila nagamit o 2 times. Hey. Tsaka, eto din guys. Isang Hal Huber na dress. Madrama talaga to siya. Madrama. As in, super drama. Yung iyak niya guys, fake. Pero may luha ha. May gusto siya, ayaw ko kasi dapat natin i-disiplina, di ba? So, ito guys, Hal Huber dress to. Isang beses ko lang nagamit. Party namin sa work ko before. So, nag-moment si Sofina kanina, guys. I think, umano yung tantrums niya. Bali, umiyak pa siya lalo kasi naglalaro siya nung para sa busting. Yung bang mga docks, tapos may tubig sa loob, tapos nilalaro niya. So, yung carpet sa taas, basa, may ibang basa. So, sinabihan ko siya, kinuha ko, yun, umiyak. Tapos, hindi na tumigil, umiyak na umiyak. Tapos, tinime out ko siya, nilagay ko siya sa bed na umiiyak. Hinayaan ko lang siya. And then, iyak pa din siya ng iyak, ganun. So, sinabihan ko siya na, sige, pag hindi ka titigil, walang mama.
Sabi ko sa kanya, no mama, pag hindi ka titigil. So parang naintindihan niya. So nagkalma siya, guys. Parang kumalma siya. And then, ganun na yung ginagawa namin. Kasi sabi nga ni Bana, pag 2 years old daw, yun na daw yung mga mischievous too. So yan daw nag-uumpisa yung mga tantrums. Matagal na yan si Sophia nagtatantrums. Tantrums. And then, yun ang ginagawa ni Bana. So tina-time out namin siya. Hanggang sa tumigil siyang umiyak sa sarili niya. So, napapagod na siya. So, ngayon, ang ginawa ko, bumaba kami, tapos, binigyan ko siya ng treat. So, my favorite siya na pudding. Yun ang binigay ko sa kanya. So, ngayon, kumakain siya, tapos nanonood ng TV. Ayun, parang na-board yun siya sa taas kasi ang tagal namin naglinis doon. Pero, hindi pa ako tapos. So, yun yung ginagawa namin kay Sophia now na little by little para matuto siya. So, first time ko yung ginawa, guys, na sinabihan ko siya na, no, mama, ang sakit. Ang sakit talaga. Hindi ko... sabi, nireport ko kay Bana, sinabihan ko siya ngayon. Sabi niya, ano daw, she has to learn. Pero, bad daw ako, bad. Pero, yun din ang gusto niya. So, first time ko yun. Kasi, pag andito siya, ako yung super soft. Hi, parang na... nagluluhan na naman ako. Magsasalita. So, yun. So, now she's fine. Ayan. Kumakain siya tapos nanonood ng favorite niya na television sa TV. So, ayan. Okay na siya. Tapos, sinahalik-halikan ko and then, sabi ko sa kanya na mama is here and then love you, yun, naintindihan na niya. Yung tumitili na. So, she's fine. So kayo, ano bang ginagawa nyo sa mga anakis nyo dyan? Please comment down below para magka-idea din naman ako kung ano. Basta yun yung way namin. So iba-iba tayo ng way. So respect na lang. And then, yeah, parang ito yung nag-work sa amin. So sabi nga ni Papa, no, yung lolo niya, sabi ni Daddy Lo na hindi daw kasi maliit pa. Kailangan lang daw ang pagsabihan. Pero hindi pa siya nakakaintindi. Hindi pa, kaya medyo mahirap din i-explain kasi hindi pa siya nakakaintindi. So, ano lang daw, pagsabihan lang daw. Ginawa ko na yung dati, guys, yung dahan-dahan na pagsalita, kausapin, pero wala pa talaga siyang naintindihan. Ganon. So, ngayon yung ginagawa namin, tina-time out, pinapaupo namin siya, tapos iiyak lang yan siya. Tapos naglalagay ako ng angry face. Yung angry face namin, iba na minsan yung mata namin nakatingin sa isa't isa na tumatawa. Parang tatawa kasi kawawa yung bata, diba? Tapos yung mukha niya na very angelic face na paano mo ba yan pagagalitan? But now she's okay. Ayan.